Bilang executive sous chef, sanay na sa init ng kusina si Laila ng Baguio City. Pero ngayon, ibang init naman ang kanyang susuungin. Hindi sa kusina, kundi sa entablado. Ngayong taon kasi, siya ang magiging kinatawan ng lungsod sa patimpalak na Queen Philippines 2024. The pressure is on because we just won Miss World by the presence of Krishna Gurmudez, and we have our supranational Tara Valencia. So a lot of people, of course the Baguio people, are expecting me to bring home the crown, and I am 100% pushing myself to that standard. Dati na siyang sumasali sa mga beauty contest, pero 10 taon na ang nakakaraan nang tutukan nito ang pag-abot sa kanyang pangarap na maging isang chef sa Australia. Kaya naman, tutok ito sa training bilang paghanda sa kanyang pagsabak. My team is working hard and I am also pushing myself. So I hope we'll see the best results in Cebu. Pero kung kumpiyansa ang pag-uusapan, buo ang loob nitong manalo. Katunayan, siya rin ang kauna-unahang trans woman executive sous chef sa Australia. Patunay lamang daw ito na kaya din niyang makipagsabayan sa mga kalalakihan. Gamit din ang kanyang galing sa pagluluto, naghain ito para sa mga magsasakang apektado ng pagbaha sa strawberry farm sa La Trinidad Benguet dahil sa epekto ng bagyong Karina at habagat. Kanyang advokasya sa pagsali ay ang pagtanggal sa stigma sa mga HIV/AIDS patient at zero waste management. By putting in the mainstream the effects of medication towards PHIVs and the treatments and the wonderful effects, it would be able to eradicate the stigma that is HIV or AIDS is a death sentence. Maliban dito, tiniyak ng pamahalang lungsod ang suporta sa kanyang pagsabak sa patimpalak. Nakatakda siyang lumipad sa Cebu City sa Agosto at isasagawa ang Coronation Night sa 10 Agosto sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.